Isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa 42nd ASEAN Summit ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, napapanong na ang magkaroon ng panibagong Code of Conduct upang maiwasan na ang anumang gulo. Idinagdag pa ng punong ekutibo, malaking bagay ito para magkaroon ng ASEAN Centrality. Kaya ba, makailang ulit na niya umano itong isinulong sa iba't ibang mga forum na kanyang dinaluhan. Bagamat hindi sa ASEAN Summit posibleng makamit ang bagong Code of Conduct, iginit ng Pangulo na magandang platform ito para matalakay ang kagandaan po ng Code of Conduct kasama ang ibang leader ng ASEAN Member States. Samantala, hindi magbibigay ng deadline ang Pangulo sa pakikipag-usap sa China kaugnay sa isyo ng malayang pangingisda sa West Philippine Sea. The deadline is when it's done. Okay. Because if you set a deadline and it's not done, what then? Doesn't really help. It doesn't help anything. So you just keep going, keep going, keep going, keep going, keep going as hard as you can, as much as you can until you get an agreement on the fishing grounds. It gets complicated because there are bilateral arrangements between member countries and with China that have to be resolved, that we need to resolve so that we can have a common code of conduct. Because over the years, syempre, lahat nakikipag-usap sa China, yung iba na, sa ASEAN dumadaan, iba-ibang nangyayari. Kaya napaka-importante nga maging maliwanag na may code of conduct, ganito yung gagawin natin. This is how we operate.